Tarsus. Boss. Bakit niyo ako pinatawag? Ipapagawa ako sa'yo. Ano po yun? May bago akong customer. Malaking halaga ang binibili sa akin. Kaya malaking halaga rin ang porsyento mo. Bigyan kita ng 1,000,000. Nagawa mo yan. Ikaw ang harap. Sige, boss. Alam mo na siguro. Karag mo dito ang sarili mo. Hindi ko pa ito masyadong kilala. Alam ko, boss. Akong bahala sa sarili ko. Makakaasa kayo. Sige. Nalapit sa'yo si Ramil. Siya ang mahanap mo yung bibenda. Salamat, boss. Kate. Salamat, Susan. Buti na lang, hindi masyadong malala ang nangyari kay Mara, no? Susan, salamat, ha? Dahil hindi mo pinababayaan si Mara. Hindi mo naman kailangan magpasalamat. Kahit hindi mo naman hinilin, alam mo naman na haalagaan ko talaga siya. Susan, natatakot ako. Marami nang nakakaalam na nandito kayo. At pakasundan kayo ng panganib. Kailangan kong masiguro na hindi makikita ni Gary si Mara. Yan ba ang dahilan kung bakit pumayag ka na magpaligo kay Gary? Pare, kailan ba to? Sigurado ka ba dito? Delikado to, pre. Kaya ikaw ang pinadala dito. Kasi ikaw ang pinakabago sa grupo. Pwede ka lang dispatchin. Alam ko yung pinasok ko. Kailangan ko ng pera. Yun ang importante sa akin. Binalaan na kita. Pero sinasabi ko sa'yo, pag nagkabistuhan, huwag na huwag kang kakanta. Buhay mo ang ibubuhis mo. Alam mo, sa tinagal-tagal ng pagsasama namin, hindi ko naman talaga naramdaman na minahal niya ako eh. Dahil alam ko, ikaw pa rin ang laman ng puso niya. Susan! Alam ko rin na hindi na dapat ako masaktan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa aming mag-ina. Pero Alvina, hindi ko mapigilan. Asawa ko siya eh. Ama ng anak ko. Kay Gary. Siguro hindi na rin ako dapat masyadong magulat. Dahil noon pa man, may pakiramdam na ako. Napanakiputas lang talaga ako. Susan, hindi ko naman ginusto to eh. Kung ako ang masusunod, mas gusto kong kamuhian ako ni Gary kesa mahalin niya. Pumalag. Pulis ako. Timbog ka na.